sa mga oras na madaling araw noong ika-13 ng Nobyembre, sa halos lubos na kadiliman dulot ng masamang panahon at madilim na buwan, pumasok ang mga barko ng Imperial Japanese Force sa daungan sa pagitan ng Savo Island at Guadalcanal at naghandang bombahin ang Henderson Field gamit ang espesyal na bala na inilagay para dito. Marami ng karanasan ang mga Hapones na mandirigma sa laban sa dilim, madalas na nagpapalakas ng pagsasanay sa night gunnery at mga exercises. Ang karanasang ito ay naging mahalaga sa nalalapit na engkwentro. Ilang minuto matapos ang unang radar contact, nakatuklas ng malapit na pagtatagpo ang dalawang puwersa, ngunit parehong nagdalawang isip sina Abe at Callaghan sa pagsusuri ng kanilang mga barko. Si Abe ay tila nagulat sa lapit ng mga barko ng US at dahil puno ang sanshiki na espesyal na bala ng bombardment, sa halip na armor penetrating, pansamantalang nag-aalinlangan siyang umatras para bigyan ang kanyang mga battleships ng oras na mag-rearm o ituloy ang daan. Si Callaghan ay tila naglalayon na tuklasin ang T ng mga Hapones tulad ni Scott sa Cape Esperance. Ngunit lito sa hindi kumpletong impormasyon na kanyang natatanggap kasama na ang katotohanang ang pormasyon ng Hapones ay binubuo ng ilang magkakahiwalay na grupo. Ibinigay niya ang ilang nakakalitong utos sa paggalaw ng mga barko at nag-aksaya ng masyadong maraming oras sa pagsasagawa ng aksyon. Ang pormasyon ng mga barko ng US ay nag-umpisa ng maghiwalay anupat nadadagdagan ang pagkaantala sa utos ni Callaghan na magsimula ng mag-init, samantalang unang sinikap na tiyakin at itinutuwid ang posisyon ng kanyang mga barko. Sa oras ng 1:48, nag-iluminar sina Akatsuki at Hiei ng malalaking searchlights at naaninag ang battleship Atlanta na nasa 3,000 yard or 2,700 meters ang layo lamang, halos point blank range para sa pangunahing baril ng battleship. Maraming barko sa parehong panig ang biglaang nagsimulang magpaputok at agad na naglaho ang formation ng dalawang kalaban. Realisadong malapit ang mga barko ng Hapones sa kanilang paligid, inilabas ni Callaghan ang nakakalitong utos, odd ships fire to starboard, even ships fire to port. Bagaman wala namang naka-assign na ganitong identity numbers at hindi na kumpleto ang formasyon ng mga barko. Karamihan sa natirang mga barko ng US ay agad na nagpaputok, bagaman ilan sa kanila ay kinailangang madali ang baguhin ang kanilang mga target para sumunod sa utos ni Callaghan. Sa isang sandali, ang battleship na Hiei at destroyer na Laffey ay halos magkabanggaan, 6 na metro lamang ang layo mula sa isa't isa, hindi bababa sa 6 na barko ng US, kasama ang Laffey, O'Bannon, Atlanta, San Francisco, Portland at Helena ay nagpaputok kay Akatsuki na kumuha ng atensyon sa kanyang ilaw na tinamaan ng paulit-ulit ang Hapones na destroyer at sumabog at lumubog ito sa loob ng ilang minuto. Ang Atlanta ang naging unang target na paputukan at torpedo mula sa ilang barko ng Hapones, marahil kasama ang Nagara, Inazuma at Ikazuchi bukod kay Akatsuki. Nagdulot ng malubhang pinsala ang tumama sa Atlanta at isang torpedo ng tipo 93 ang sumadsad sa kanyang makina. Nawalan ng lahat ng power sa kanyang engineering. Ang hindi na gumagalaw na cruiser ay nadala sa line of fire ng San Francisco na hindi sinasadyang patanaan ang Atlanta na nagdulot ng mas malaking pinsala. Si Scott at marami sa bridge crew ay napaslang. Nang wala ang kuryente at hindi makapagpaputok ng kanyang mga baril, ang Atlanta ay lumutang ng hindi kontrolado at lumabas ng laban habang dumaan ang mga barko ng Hapones sa kanyang tabi. Ang unang destroyer ng US, ang Cushing, ay naipit din sa putukan sa pagitan ng ilang mga destroyer ng Hapones at marahil ang Nagara. Matindi ang tama sa kanya at huminto siya ng tuluyan sa tubig. Si Cushing, na itinagilid ng mga barkong Nagara o Teruzuki at Yukikaze, ay binomba ng matindi at kanilang pinaputukan na nagdudulot ng pagkalas ng lahat ng kanyang mga turret guns. Hindi makapaglaban, iniwan ng kanyang crew ang barko. Ilang oras ang lumipas bago ito lumubog. Ang Hiei na may siyam na ilaw na nakabukas, napakalaki nito at ang ruta ay dumadaan ng direkta sa pagitan ng formation ng US ay naging sentro ng putok mula sa maraming barko ng US. Ang destroyer na Laffey ay dumadaan ng napakalapit sa Hiei na halos magkabanggaan ng 6 meters lang ang layo nito na nagiiwas lamang sa pag-accelerate. Hindi makapagbaba ng kanyang pangunahing o pangalawang mga baril ng sapat na mababa para tamaan si Laffey. Ngunit si Laffey ay nakapaputok sa Japanese battleship gamit ang 5-inch, 127.0mm, shells at machine gun fire na nagdulot ng malubhang pinsala sa superstructure at bridge,
Sugatan si Abe at napaslang sa kanyang chief of staff. Nalimit si Abe sa kanyang kakayahan na ituon ang kanyang mga barko para sa natirirang bahagi ng laban. Ang Steret at ang O'Bannon ay magkasunod na nagputok ng ilang salvo sa superstructure ng Hiei mula sa malapit at marahil isa o dalawang torpedo sa kanyang buong katawan na nagdulot ng karagdagang pinsala dahil hindi niya magamit ang kanyang pangunahing o pangalawang mga baril sa tatlong destroyer na nagdudulot sa kanya ng maraming problema, sinundan ng Hiei si San Francisco na dumadaan lamang sa 2,500 yards or 300 meters ang layo kasama ang Kirishima, Inazuma at Ikazuchi. Nagtagumpay ang apat na barko sa San Francisco na inuobliga ang kanyang steering control at pumaslang kay Callaghan, Captain Cassin Young at karamihan ng bridge staff. Ang mga unang ilang salvo mula sa Hiei at Kirishima ay binubuo ng mga espesyal na fragmentation bombardment shells na nagdulot ng mas kaunting pinsala sa loob ng San Francisco kaysa sa armor-piercing shells. Tumagal ng ilang minuto bago mag-shift ang mga crew ng dalawang Japanese battleships sa armor-piercing ammunition at ang San Francisco halos walang magawa upang ipagtanggol ang sarili. Nagtagumpay na pansamantalang lumayo sa labanan. Nakapagtala siya ng hindi bababa sa isang shell sa steering gear room ng Hiei sa palitan. Nagdulot ng pag-apaw nito ng tubig, nagsasara ng kanyang power steering generators at malubhang hinahadlangan ang kanyang kakayahang magmaneho. Sinundan ng Helena ang San Francisco upang subukan itong protektahan. Ang 40 minutong matinding engkwentro ay nagtapos sa desisyon na itinig.